Dati na ring may mga nakumpiskang malaking halaga ng droga sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa City. Balikan natin ang ilan sa mga insidenteng yan. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Taong 2012, nang madiskubre ng Philippine Drug Enforcement Agency ang dalawang umanoy shabu lab sa Ayala Alabang Village sa Muntinlupa City. Magkasunod na sinalaki ang dalawang bahay na nasa Canlaon Street at Country Club Drive. Sa pagtataya ng mga otoridad, nasa 10 kilo ng droga ang nagagawa sa mga umanoy shabu lab kada dalawa o tatlong araw. Nasabat noon ang mga kagamit na sa paggawa ng droga at hindi patukoy na halaga ng finished product na droga. Wala namang inabot ng mga sospek ang mga otoridad sa dalawang sinalaki na bahay. Taong 2016 naman, nang mabisto sa Baybas operation, ang umanoy shabu laboratory na ito sa bahay sa Tamarind Street sa Ayala, Alabang pa rin. Inaresto ang tatlong Taiwanese nationals na operator ng umanoy laboratorio. Nasabat ang nasa 275 million pesos na halaga ng droga at mga materyales sa paggawa nito. Higit 1 bilyong pisong halaga ng hinihinalang shabu rin ang nasabat sa operasyon ng PIDEA sa isang raid sa bahay sa Apitong Street sa parehong lugar nitong 2019. Itinago pa ang higit 160 kilo ng droga sa mga pakete ng tsaa at lata ng biskwit. Inaresto ang tatlong Chinese nationals at kasama nilang Filipino-Chinese interpreter. Hinihinalang konektado ang mga suspects sa Golden Triangle Syndicate na nasa likod din umano ng operasyon ng droga sa Vietnam at Myanmar. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5! Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si ASEC Gregorio Pimentel, ang officer in charge ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Maricel, at sa lahat ng mga nakikinig sa TV5. Opo. ASEC, una po sa lahat, paano po ninyo natukoy itong shabu laboratory na ito sa Ayala, Alabang? Paano po nakarating sa inyo yung impormasyon? Sa tulong po ng ating mga informants, we can call them concerned citizens. We are able to develop the information through a very intensive intelligence build-up, surveillance at tracking. So continuous po na pinagsagaan po ng ating operatives ng PIDEA. Mm-hmm. Sir, base po dun sa initial na impormasyon na nakuha ninyo, gaano na po katagal na nag-ooperate ang shabu laboratory na ito sa Ayala? Sa na-aresto natin na French national, ang pangalan niya ay si Aureline Peter. Ito yung cook or yung chemist. Ang sabi niya, he arrived in the Philippines 3 weeks ago. 3 years. Mm-hmm. 3 weeks. 3 weeks po. 3 weeks. Okay. 3 weeks ago, he is French national, but he lived for a time in Africa. Then via Doha, he arrived in the Philippines 3 weeks ago. And directly, he was brought there by his boss. And hindi niya alam na under surveillance na namin yung area na yan at saka yung box niya. So we are observing him. Mm-hmm. So we discover na nagluluto siya kasi lumalabas siya ng bahay, naka-face mask, naka-gloves, magtalang po siya doon. So We immediately apply for a search warrant that we served yesterday night. Okay. And sir, since international or foreign national itong nahuli ninyo, nakikita ninyo na baka may connection ito doon sa ibang grupo abroad? Yes, ma'am. Based on our intelligence build-up at saka yung profile ng kanyang boss na si Ariana Golo-Torki, a Canadian national with Iranian origin, connected po ito sila sa nag-operate dito na Canadian Drug Syndicate. Mm-hmm. And based on the previous intelligence operations, marami pong ebidensya kasi FBI, maraming holding din sa mga grupo. They have connections with certain James Rhea, a Canadian national also. Now serving sentence in the National Deliberate Prison.
I see. Okay, sir, this is not the first time na meron kayong nahuli dyan po sa Ayala, Alabang. Gaya po nung naibalita namin kanina, mukhang ilang magkakasunod na taon na rin po no, na nahuli yung mga Shabu Laboratory dyan. Bakit laging dyan sa area na yan? Meron po bang connection itong mga nahuhuli ng magkakaibang taon? Ma'am, as far as I can recall, I am already with PIDEA in 2019. Mm-hmm. Meron po tayong na-aresto na si Go Keke. Keke at saka Wang Qiyong. Mga Chinese national po and resident din dyan sa Ayala, Alabang, wherein we are able to recover 126 kilograms of shabu. Ma'am, siguro, they are taking advantage the exclusivity of the substitution, and since it is very exclusive, very remote na magdududa ang mga tao. Mm-hmm. Oo. And I can add also na when I was still a director for intelligence at PNP, mayroon ako pinaject in the name of Jacob Nocom. Itong si Jacob Nocom po, nag-establish niya siya ng isang shabu laboratory dyan po sa North Green Hills Subdivision, just at the back of Camp Trami. Pero ang difference po nito, yung shabu lab ni Nungkom, mabaho po, nagre-reklamo ang mga kapitbahay. Pero itong shabu lab ni Aurelien Peter, itong nabas natin kahagabi, wala pong amoy. So anong basa natin dito, sir? Does it mean na medyo nagmo-modernize na rin? Nag-a-upgrade na rin yung kanilang mga operation? Hindi agad madaling matukoy. Sabi niyo, walang amoy dito eh. Sa pinakahuli din yung nakuha. Yes, ma'am. We are looking into the direction that these are already shabu itself, but they are hidden in some chemical form. Mm-mm. Kasi ito po ma'am, nakalagay po ito siya sa, alam niyo yung drinking water container? Uh-huh. It is filled with liquid. And you cannot see the shabu there. And then they are just pouring it in a machine there that separates the solid form. Uh-huh. And then they are cleaning it up with acetone. Okay. Hindi na sila nagluluto ata doon na eh. Kasi very simple yung process nila. All right. So, sir, dahil nag-a-upgrade na rin yung technology nitong mga gumagawa ng Shabu Laboratory, how do you plan to identify them? Considering na mas mahirap na palang matukoy, mahirap maisumbong ng mga kapitbahay kasi wala ng amoy, mahirap ma-determine, hindi na ganun kaingay. Well, ma'am, we appreciate the citizenry in their cooperation. Whatever suspicious information, we welcome po. And they will be rewarded for doing so. And we will take charge on the intelligence built up po. All right, sige po. Marami pong salamat sa inyo, PIDEA OIC Gregorio Pimentel.